ating next topic, ang pamilya ka Kofi ni Percy Lapid, may mga mambabatas po na nagsusulong, actually nag-file nga ng resolution, no, para mag-raise ng pera, milyon-milyon na pera para po sa naiwang pamilya ni Lapid. Sige, i-share na natin ka Kofi itong balita na ito. Nakita lang natin ito kanina lang, no, habang tayo ay nagpa-browse sa internet. Ito pong mambabatas na ito ay naglo-launch po siya ng 5 million fund drive para po dito sa mga kamag-anak ni Percy Lapid. Sa madaling sabi, naglilikom po sila ng 5 milyon para po sa mga kamag-anak ni Percy Lapid. Si Cavite, 4th District Representative Elpidio Barzaga Jr., ngayong Lunes po called on members of the House of Representatives to raise 5 million pesos for the benefits of the kin of the slain broadcaster Percy Lapid. Barzaga made his appeal under his House Resolution number 508, which urges his colleagues to make voluntary contributions for the family of Lapid, whose real name is Percival Mabasa. So naglilikom ng pondo para sa naiwang pamilya. Barzaga's resolution was filed on the same day that the Justice Department announced the filing of deed complaints against suspended Bureau of Corrections Chief General Gerald Bantag, among others, including persons deprived of liberty over the, pagpaslang po dito kay Mabasa, at yung hinihinala pong middleman na si June Villamor, na mas kilala po na si Cristito Villamor pala niya, isa pong PDL na nasa kustodiya ng NBP o ng New Bilibid Prison. And I quote Barzaga, "While giving a reward is commendable for the immediate apprehension of the perpetrators of that incidente, no, it is also equally important that we provide to the heirs of the slain journalists whose relatives are now suffering from the threats of intimidation in their lives." So kinakailangan mag-ambag-ambag para makalikom ka Kofi nitong 5 million para po sa pamilya ni Lapid. Barzaga's resolution provides that the mandatory contribution from the House ranks will be subjected to the following condition. Yan, may mga condition. All will be coursed through House Secretary General Reginald Velasco, kasi baka magamit nga naman ka Kofi. Paglikom ng pera, hindi makakarating doon sa mga kamag-anak. Contribution should be made by November 30. So may ilang araw pa ka Kofi, may isang araw lang pala. November 30 lang ibibigay or paano ba? Before? Barzaga, for starters, pledge to contribute 100,000 as a seed money for the fund drive. Uy, ang laki na agad. Oh. Kung ito mga congressman, tago 100,000. Lalagpas pa sa 5 million yung malilikom nila dyan. Lapid, a hard-hitting radio commentator, was tit, no? While on his way home in Barangay Talondos, dyan po sa Las Piñas City, yan, pas lang ka Kofi. Self-confessed as tit, Joel Escorial surrendered to police. Ayan, alam nyo na ka Kofi, itong mga kwento na ito. So, yan, ambag-ambag daw para makalikom ng 5 milyon para sa pamilya ni Percy Lapid. Yan yung sinusulong nito ng isang mambabatas na mula sa Cavite. Ano sa palagay ninyo ka Kofi? Actually, nababasa ko nga yung comment eh. Sana all nga ka Kofi, no? Sana yung iba rin, imabigyan din po ng tulong. Mas mabuti pa si Elias R. kesa kay Katapang, eh dilawan yan. Sino kayang nag-recommend dyan? Sabi ni Louie Marcal, no? Sir, si Katapang sa bundok ibutang kay marunong magtanim. Yan, ibutang. Dalhin daw sa bundok ka Kofi itong si Katapang, sabi ni Danny Argente. Jane S. Torres, sila ang nasa posisyon kaya dihado pa rin si General Bantag. Ay, punto ka, Jane. Armando Fernandez, eh kung panig kayo kay Bantag, di kayo na lang ang mag-presentang magdepensa o gagawing abogado ni Bantag. Problema ko, hindi ka abogado, hindi ka makakapag-represent para sa kanya, ha? Na-late na ako sa live mo, Kofi. Good evening, Ma'am Narisa Vizcara. Medyo lang, ha? Medyo lang, ma'am. Eh, actually, last topic na tayo. Ma'am, no? Pero okay lang yan. Eh, nakaabot pa rin naman kayo. Ano sa palagay niyo, Kofi? Matagal-tagal itong kaso na ito. Siguro mga 2 weeks. 2 weeks ka, Kofi. Maglalabas na yan. Ma-identify na yan kung may probable cause na yan. Eh, dami pang mga nakabinbin na kaso sa ating korte. So, hintay pa tayo dito, Kofi. Medyo matagal-tagal pa natin mapapakinggan sa mga balita sa headline itong celebrated case na ito. Sikat na sikat itong case ko, Kofi. Headline ito lagi, eh, no? Kasi kada magpresenta ng ebidensya, magpresenta, magpa-file ng case, andyan po nakabuntot ang media. Kaya lagi natin ito napapanood sa mga balita. Si Marikit, hello ka Kofi, it's been a while na di ako nakaabot sa live mo. Ayan, nandito ka na ulit, mama. Si Celia Bautista, doon ilagay si Katapang sa bundok. Katika,
para magtanim ng balatong o tuba. O tuba. Sige, kaunting pasensya pa ka-coffee. At paumanhin din sa mga paano ba ito ka-coffee. Ito yung part naman ng governance, eh. Part ito ng gobyerno. Again, tulad yan ang sinasabi natin, walang perfectong gobyerno, no? Marami din kasi sa mga subordinates, no? Ay, medyo hindi nagkakasundo-sundo. So, minsan kailangan din natin ng pangunawa. Ang importante, huwag tayo mawala ng pag-asa. Pagtiwala pa rin tayo. Malay mo. Maabot natin yung gusto natin. Siyempre, yun naman talaga ang gusto natin. Maging successful yung administrasyon. No? Kasi sayang yung suporta ng 31 na milyon ng mga Pilipino na bumoto para kay Pangulong Marcos kung hindi magtatagumpay yung kanyang administrasyon. Nasa, wala pa tayo sa first year, no, Kakofi. 100 plus days pa lang ang nakalilipas. So, too early to judge, no, yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaunting ano pa, Kakofi, kaunting pasensya pa, no, at kaunting understanding sa ating administrasyon. Kasi nanganganay ika nga, Kakofi. Sir Sammy Arbas, hello sa'yo. Jane Torres, maraming mag-volunteer na abogado na magagaling para kay General Bantag. O, mag-antay ka. Sabi ni Jane S. Torres, yung mga nagsasabing nag-representa. No? Ask ko lang, Kakofi, ba't masyadong celebrated ang kaso ni Lapid? Ano ba ang naging contribution niya sa bansa aside sa pagtira sa mga gusto niyang tirahin? Dati lang, hindi ko masagot yung tanong mo. Ha? Kasi napanood ko, pinanood ko rin, Kakofi, marami akong video na pinanood si Percy Lapid. Matindi nga naman talaga, Kakofi, bumanat sa mga opisyalis ng gobyerno at hindi nga nakalugpas dyan. Si Bantag mismo, inabanatan din po siya ni Percy Lapid at ilan pa po matataas na opisyal ng gobyerno. Si Bato mismo, si Bato de la Rosa, nabanatan din po yan ni Percy Lapid at napakarami pa pong iba noong nabubuhay po si Percy Lapid. No? Hindi ko masagot, Ate Lani, yung tanong mo. Teresita Asosenas, gandang gabi ka, Kofi, umabot din sa live. Ha? Kawawa naman si Bantag, nadiin na ng husto. Totoo kaya na involved siya, palagay mo, Kofi. Mahirap magsabi, ma'am, ha? Pero may punto rin siya, may katotohanan din siya. Nung pinanood ko siya kay Katunying, may mga valid din naman siya mga argumento dyan. Pero again, hindi natin matukoy yan kung alin yung tama at alin yung mali, alin yung totoo at hindi. Again, korte po ang magdidesisyon dyan. Taktika ng dilawan yan para mahati ang unit team. Possible, Florida Salvador, no? Pag-awayin para magkawatak-watak tayo. So anyway, Kakofi, dito muna tayo nagpapaalam, no? Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayong gabi. Diyan po muna tayo nagtatapos. Ingat kayo, Kakofi, nasaan man po kayong parig ng mundo. Ngayon po ay Lunes, no? Unang araw ng Linggo. So dapat energetic pa tayo dahil matagal pa mid-week, no, Kakofi? Lunes pa lang. Bukas kayo ulit tayo. So ingat kayo, Kakofi, nasaan man po kayo. Ingat po kayo at kaunting pasensya, ha? Kaunting pasensya. Kaunting understanding. So, paalam mo na sa inyo, Kakofi. Bye-bye. Good night po, everyone. Good night. Silin Puno, Pagayon. Good evening, Kakofi. Good night na sa inyo, ma'am. Bye-bye, everyone.